Mga balitang perfect na perfect! Mga balitang tak na tak! Mga eksenang makalaglag ka nga! Siguradong tatumbling ka! Ito ang Balitang Face to Face! According sa Journal of the National Cancer Institute sa Amerika, nako, ang pagpaparibad daw ay di umano'y nakaka-cancer. Pero ito si ate na nagparibad, hindi nga nagka-cancer, pero imbis na maunat, kumulot ang buhok. Panoorin natin ito. Kasi po sa dami ko pong nirebansya lang ang tanging nagreklamo. Kung nakita mo lang sana yung buko na ginawa mo. Tsaka ano sasabi mo, tinipid ka tayo, hindi kita tinipid. Yeah. Ha? Tsaka kada yung kada ko tinipid na yon, wala pa akong cellphone. Kapal ng mukha mo. Mas makapal ang mukha mo. Mas makapal ka, tapos kukunin yung pay 1-2. Natural. Kaya nga binigyan kita ng disong kasi ano ka na, senior ka na. Sa tingin mo lang, kapal ng mukha mo. Mas makapal talaga ang mukha mo. Ayan. Oh. So nag-away yung ano? Nag-away yung nagpa-rebound tsaka yung nag-rebound. Sa nag-rebound. Oo. Oh. Ang issue kasi, nagre-reklamo itong si ate kasi pagkatapos niya magpa-rebound, wala naman daw effect, nasira yung buhok niya. Hindi, ang problema naman kasi dyan, meron tayong sinusunod. Oh. Pag nagpa-rebound ka, 3 days yung hindi maliligo. 3 to 5 days. 3 to 5 days. Oh. Si ate, naligo ka agad. Wala pa yata isang araw. Yun ang mali niya. Ang pinipilit niya, hindi daw na-explain ni Becky sa kanya na walang ganun. Kaya naligo siya. Oh, oh. Pero si Becky naman pinipilit na kasi nga bagong rebound, bago siya nag-explain siya na bawal maligo ng... Kumbaga, bagong customer yon kaya kailangan niya talagang ipaliwanag yung mga dapat gawin, gano'n. Pero kaya lang si ate hindi sumunod, ayun ang mali niya. May mali kasi siya na hindi sinabi instruction. Oo. Dapat bago niya piniliwanag, gano'n niya, te, makinig ka. Yun ang unang instruction, makinig. Saka si ate, parang yung buhok naman niya, hindi naman, wala namang problema, parang straight ba din. Maarte lang si ate. Yung ipin lang may problema. Sorry lang ate, sorry ate ah. Nagsabi lang kami ng totoo. Okay, kasi sabi naman ni Bakla na sa lahat naman ng naging customer niya, siya lang daw yung nagreklamo. Siya lang reklamo. Siyempre nga naman, nakaka-hurt nga naman yun. O saka noon, nakakasira sa customer yun kasi baka bawalan ng customer si Becky. Oo. Huwag kang ganun, ate. Okay, hindi naman masyadong kaganda. Panoorin natin yung next. Inom po kami, lasing na lasing po siya. And then po, nakitulog po ako sa kanila. And then, pagkatulog ko, lumabas siya. Hindi ko alam kung dala niya pa yung cellphone niya. Tapos yung pagdating niya po, wala na ako. Tapos, chinat niya ako. O ano? Mukha mo, malikot talaga yung kamay mo. Talaga? Ganyang ka, hindi lang sa akin. May cellphone ako, te. Ba't ko kukunin yung cellphone mo? Ikaw, wag ka makisat dito, ha? Ba't ko kukunin yung cellphone mo? May cellphone ako. Wow, may cellphone, nakiki-open? Excuse me? Nakiki-open ka lang sa akin. Excuse me? Daan ka na, Balin, daan na. Teka lang. Excuse me, ka nakaupo ka, bobo. Teka lang. Loko dito siya. Gusto ko yun, excuse bobo. Excuse me ka, nakaupo. Excuse me, dadaan ka, didumaan ka na nga. Tama nga si Bakla. And then, talaga, ito na naman tayo. Yan na naman tayo sa bakla, mga... Bakla, kapwa bakla, tinatalo. Huwag naman kayong ganyan. Oh, tsaka ako, hindi ako naniniwala na sa dahil lang may cellphone ako. Bakit ko kukunin cellphone mo? Eh, ano naman nga, di dalawa na cellphone. Ano yun? Bakla, bad yan ha? Kasi kayo lang naman dalawa doon. So, sa tingin mo, ano talaga? Matod nila? May parang something na ganun kasi hindi na mawawala yun. Talagang dalawa lang kayo sa bahay ni Bakla. Sino kukuha nun? Siya. Oo. May nangyayari talaga yung mga ganyan, no? Lalo na sa buhay natin mga bakla, no? Nangyayari yan sa mga LGBT. Yung makikitulog kasi minsan hindi siguro nila naintindihan bakit kailangan makitulog. Sa buhay po kasi ng LGBT, ganyan po kami. Mahilig kami makitambay, lalo na sa mga bakla. Kasi doon namin nakukuha yung comfort ng buhay namin na doon lang, kami lang nakakaintindihan yung mga ganong chikan. Eto, nakitulog. Yun nga lang, pagkagising, may iba palang ano. And then, nawala yung cellphone. Oo, ganun pala. Kaya nga, diba? Di umano. Pero hindi natin alam. Pero
sino pa pagbibintangan siya din, syempre siya lang yung tao doon sa bahay. Kahit sino naman na, kahit naman sa akin, may nakitulog na wala. Syempre, una mo pagbibintangan yung ano. Yung kasi yung kasama mo. Oo, oh, lalo na ganun ang itchu. And then, excuse me. Saka, aliw si mama. Oo. Ayan, sige, panoorin natin yung next. Sinong kaibigan o magnanakaw ng cellphone mo pag nalalasing yung kaibigan mo? O bakit yung ebidensya ka bang kinuha? Dapat nga, diba, dahil kaibigan kita, dalasing ako, hawakan mo. Pinahawak mo? Sa akin. Kaso yung hawak mo, ilang buwan na ba ding? Ilang buwan na, te? Pero talagang mapapatunayan mo dito. Pinambayan mo sa lalaki mo, malay mo. Alay, hindi ka kasali dito. O diba, sinungaling ka kasi. Mag-usap kami, ikaw mapanila ka kasi. Malay mo, okay. Pinambayan mo sa lalaki mo. Magkakawa gagawin ko kayong lato-lato, gagawin mo kayo pareho. Okay, mapanila kayo, sinisira yung pangalan ko. Ay, nakakaliw siya. Saan si Becky nasa uso, lato-lato. Gagawin ko kayong lato-lato. Ang galing magana ni bakla. Ang galing sumagot eh, no? Ang galing sumagot, no? In fairness. Si bakla naman, pinahawak lang pala sa yung cellphone. Tatlong buwan na nasa'yo pa din. Ito naman, te. Ang sabi niya kasi, alam naman daw na lasing siya. Oh. Sana man lang daw, bilang kapwa Becky. Oh, kaibigan, tinulungan mo na sana ako kasi alam mo naman lasing ako. Hinawakan na nga daw, 6 na buwan pero, na. Pero hanggang ngayon, ito sinasa uli. Kaya nga si ate, tingnan mo, sa init na ulo niya, gagawin nilang lato-lato. Eh, sumagot pa tong isa si ate. Hindi naman ka-join. Hindi ka naman ka-join. Ang gagawin daw kayo lato-lato, yari kayo kay Becky. Ayan. Pero ayun ha, kung magkakaibigan kayo, ayusin niyan, sayang. Kasi kayo yung magkakasama sa community nyo, talagang paglabas mo siya, di makikita mo. Huwag ganun. Kung may gamit ka or may gusto kang gamit, pag-ipunan mo, Nakshi. Oo, tsaka, alam mo, may mga tao talagang malilikot ang kamay. Sana, kung talagang malikot ang kamay, huwag na doon sa kapo, kaibigan mo. Doon sa iba. Kasi ba magnakaw, bakla? Mm-hmm. Ang bakla na nakawan mo, ang mga bakla, ang lalakas ng radar. Hindi, ano lang, joke lang namin yan. Pero, very wrong yan. Very wrong. Pangit na may kasamang ganyan, talaga nakakatakot. Kaya dapat, kung meron kayong gusto, pagtrabahuan at pag-ipunan. Oo, ayan. Galangin ito natin yung LGBT community natin. Huwag tayong magtirahan ng ganyan. Oo, saka huwag tayong mananakit ng kung may kasalanan man yung si ate, huwag natin saktan kasi babae pa din yun. May mga kapatid tayong babae sa kami, nanay tayo. Yun na lang imagine natin. Kaya dapat peace-peace tayo mga kapatid. Correct. At doon naman sa issue ng riband, ayan, so kung napanood nyo naman, ang pagre-reband ay talagang delikado rin yan kasi chemical yan ha. Yes, oo. Chemical yan. Oh. Saka sumunod kayo sa mga sinasabi ng nag-reband, wag kayong hindi sumunod kasi sa instruction nga, talagang dapat sundin natin. Oo, nako, alam mo kung ako lang kay bakla, alam ko lang ganun pala ugali ng re-reband ko. Hindi ko na sana pinahid ko sa pes ni ate yung pero pero nag-okay naman tumama. Nag-okay naman at syempre, te, sa nag-reband ako, good luck sa iyong business. Good luck din sa mo sa gagawin mo lato-lato. Oo, meron akong papareband sa iyo, eto. Ayan, tingnan mo. Kaya mo? Ayan, ang ganda ng episode din natin, ito perfect din. Correct, dahil dyan, ito ang balitang perfect, not perfect. Balitang pack na pack. Mga eksenang makalaglag pa nga. Siguradong tatambling ka. Ito ang balitang Face to Face!